Hi guys, ito na yung ating second part ng ating SJDM adventure. Enjoy! Don't forget to like, share, and subscribe. Click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated. Enjoy! Ingat guys, medyo madulas yung mga batong maliliit. Buti na lang malaki gulong natin. Dahil maglakad ka na lang pa uwi. Okay guys, kung nakikita niyo yung dinaraanan natin, meron mga maliliit na bato. Ito ay mga pebbles o durog na marmol mula sa mga quarry and mining sa lugar. Hindi daw nila pinatagto dahil ayaw nilang mawala sa alaala ng mga tao ang simbolo ng lugar na ito. Itong mga daan na ito ang mga ginamit ng ating mga kababayang Pilipino para ipaglaban ang ating bayan. Dito mabilis, madulas yung bato. Saan po parking? Okay. Saan po magbabayad? Ah, magkano po, te? Tour. Viewing lang po. Be, tulad. View. Dalawa kasi yun. Pwede daw viewing. Tapos tanong mo kung ano ila. Pwede pumasok na kayo. Wow. Ayun nga. Akit tayo. Bakit pa ba siya? Basta ko tinungan pa. Chinelas dun eh. Ha? May chinelas dun. Nakita ko. Ha? Blenta ko lang ako ng chinelas. Meron doon ba rent? Wala nga eh. Pwede rin kayo dun, sir? Oh. Ay, hindi. Pupunta pa lang. Ah, punta pa lang din. Hintay na kami, Char. Tara. Sino ka ba? Oh! Pero kaya, kaya ko silang paghintay eh. Paano masabi? Pumunta na tayo sa kuweba. 100 meters daw. Nasaan? Ba, private yan. Yung naghahanap ka ng pool, tapos biglang nagka-pool. Ayun, may pool. Mayit lang, pambata lang yung pool. In fairness, masakit sa paa. Okay lang yan, sanayin na yun pa ako. Alam mo kung ano masakit sa akin? Yung kuko ko. Kung alam ko lang na Trivia muna. Ang pinagrealan cave o kuweba ng pinagrealan ay unang tinawag na kuweba ng Minuyan na matatagpuan sa paanan ng bundok ng Sierra Madre, sakop ng bayan na Norsagaray. Ito ay ginawang kapamento ng Revolusyonaryong Pilipino sa pangunguna ni General Sinforoso del Cruz. Ito ay naging pangunahing kuta at tanggulan ng mga manghihimagsik noong taong 1896 hanggang 1897. Sa kuwebang ito nanirahan ang hukbong revolusyonaryo ni General Emilio Aguinaldo at General Pio del Pilar. Nagkaroon ng iba't ibang labanan sa labas at palibot ng kuweba. Sa loob ng kuweba matatagpuan ang ginawang bahay ni General Aguinaldo at sa likod ng maraming nakatayong hugis pinto at tunay na marble. Sa harapan naman ng kuweba, itinayo ang kwartel at bahay paggamutan kung saan ginagamot ang mga manghihimagsik na nasugatan sa labanan. Okay guys, correction, sabi ni Mrs. Dito daw pala yung pinagkutaan ng mga Pilipino nung kalaban nila ang mga Amerikano, Kastila at mga Hapon. Ang pangalan ng kuweba, pinagrealan. Mali lagi yung bigkas ko. Pinagrealan, yun yung ibig sabihin nun. Kumbaga, pinagkutaan. Ha? Ang ibig sabihin ng real is home. Okay, sa mga na taga Laguna dyan. At saka mga taga Quezon. Di ba may real din kayo? Real Quezon. Ayun na, bye-bye. Hinga muna kami. Dito, no? Walang tao dito eh. Kami lang. Ang hirap naman kasi bumaba. Nakakatakot. Ang dulas ng mga bato. Ambrosio de la Cruz.
si Ambon, siya si Ambrosio. Ka Ambon. Ang kaya ba ng pinagrealan at si Kabesang Ta Ambon. O sino lang ng portrait. Fish eye effect. Okay guys, pag wala kayong tour guide, todas kayo, 500 pesos. Kailangan may tour guide kayo. Bawal magsarili. Okay, yung rules. Yun na lang. Iti. Okay, sa madaling salita, ito ay kuta. Mga Pilipino nagtatanggal sa ating bayan. Sa pangunguna ni sino ba? Nila General Emilio Aguinaldo at General Pio del Pilar. Ito tong kuwebang nasa likod ko. Ito niya ba? Saan ba siya? Ilapitan. Takpan ng puno. Ito. Yan. Yan yung kuweba nila. Kung pupunta kayo dito, hanggang 4 PM, 8 AM to 4 PM, bawal bata na. Below 10 feet bed or something. Ganda siya. Kailangan may tour guide kayo. Diyan yung sapatos na. Kahit sa pa yung bato dito. Okay, pupunta ng naulan dahil madulas yung bato. Pero ang ganda dito. Doon sa harapan nga pala ng kuweba. Tayo saglit sa harapan ng kuweba. Tayo mabilis sa harapan lang, bawal pumasok. Itong kuweba na to, malamig yung ano, yung simoy. Yung kuweba si Bantay. Yung breed ng ano niya, ng kuweba. Malamig. Malamig siya. Ganda dito. Mumunta kayo 500 kapag di kayo nagbala kayong tour. Pero lamig. Lamig ng kuweba dito. Simoy ng karami, ano, karami saka sa loob. Mas fresh water. No, ang ganda. Ang ganda sarap ng beef niya. Ayun guys. Tambay mo na kami ni Mrs. Hey doggy, pinisipan ko na doggy. Kaya, mamala yung mata. Ayun, mamala yung mata ni doggy. Hey guys, pabalik na kami ng syudad. Tingal ka, be? Tired? Yes. Uwi na kami. Enjoy ka? Pagod lang. Ride na ulit. Bye. Thank you.
Diretso lang. Listen, look, and listen, and learn. Bewa kamu aja. Shit. Sunod ka sa akin, be. Basag yung fuse. Shit. Hindi ko may sugat ako. Okay guys, so namatayan tayo. Yung issue is parang pumasok yung fuse. Hindi ko alam, parang lumubog. So ang ginawa natin dito sa puntong ito tinanggal natin yung fuse, yung tatlo, kasama yung spare. Tapos pinlagulit natin, sinaksak natin. Tinignan natin, wala naman siyang basag or put. Hindi naman din pumutok. Yun lang. Nireplug lang natin yung mga fuse and then okay na. Game. Ha? Be, pangalawang semplang ni FI. Pangalawang semplang. Pag may lilim, tigil muna tayo. Pag may lilim, titignan ko muna itong motor. Kung bumengkong ba. Gumanon lang naman siya, 'di ba? Ha? Be. Umi-slide lang, 'di ba? Ha? To gas-gas kasi. At ito. Putik na yan, umislide pa sa gitna. Kala ko safe na eh. Pupunta sana ako sa kabilang gilid. Buti na lang, nag-error siya F1 eh. Natandaan ko yung F1 error sa ano eh. Sa fuse. So, ang ginawa ko, nireplug ko yung fuse. Yan nga, nireplug ko yung fuse. Buti na lang sa awa ng Diyos gumana. Pero spare lang yung tinanggal ko. Kasi parang nakalublub siya sa loob eh. Tapos ngayon, bengkong yung ano ko, shifter ko. Kailangan natin pa straight or bili tayo bagong shifter.
ulit tayo sa San Jose del Monte. Tatapot lang natin mag North Agaray. Pero okay lang, pero masakit yung tuhod ko. Hindi ko may sugat yung tuhod ko. Itong kamay ko. Medyo ano lang naman. Binitawan ko kay buti na ka. Kasi iniwiwasan ko bumagsak kasi si Mrs. nasa likod eh. Pinilit ko siya itayo. Gas-gas lang, wala nangyari kay Mrs. Okay lang yung motor, papalitan yan. Pinilit kong huwag kang umano. Kaya medyo masakit din yung paa ko. Pinilit natin siya huwag tumumba. Pero tumumba pa rin. Kahit yung mga pato. Driving yan. Pero as long as minimal yung injury ay sugat, wala lang yan. Walang bali. Parang may nagtik-tik. Nagtik-tik sa helmet ko. Tik-tik. Tama kita. Alright. FI pa rin ang malakas. Lang na tayo, dalawang beses na tayo may temp lang yun nga F1 talaga may dalawa na fuse solid talaga, wala pa akong pinapalitan sa pyesa nito, hindi pa akong nagpapalit pero mamaw na siya. Wala na siyang error. Hindi na siya nag-F1. Sabi ko kanina, putya, magtutulak ako pataas. Dahil nakuha ko siya sa receipt. Hindi. Talk to Papa. Papa mechanical. Pero mukhang wala pa naman mechanical sa baba. Lip hand. Medyo masakit yung buto.
papagat. Or baka bukas na. Okay, busina, no problem. Sarangkada, same. Okay, nabuhay pa rin. Motor natin. Next episode, pumunta tayo guys sa talyer para ipacheck ang ating motor. See you! Oops! Don't forget to like, share, and subscribe sa aming YouTube channel. Ingat!